Tayo po ay manalangin. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time, Lord God. Prepare our hearts, Lord God, as we hear the preaching of your word today. Dalangin po namin, Lord God, na kayo po ang magbukas ng aming mga puso at isipan sa patuloy, Lord God, na makikinig at pagtuturo ng iyong salita. Panginoon, we must decrease and you must increase, Lord God. And Lord, we pray that, Lord, may you continue to bless everyone, Lord God, with us today, in Jesus' name. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat muli. And ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa the lessons in the life and leadership from the story of Joseph. Yan po ang ating tinatalakay. And kung natatandaan niyo po yung ating lessons last week, nagtapos po tayo dito po sa mga sumusunod. Number one, God does not make a mistake in giving anyone a dream. Pinag-usapan po natin last week kung ano po yung ibig sabihin ng panaginip na mula sa Diyos. At hindi po nagkakamali ang Panginoon kung kanino po ibibigay ang panaginip na ito, no? So nais po ng Panginoon na tayo po ay patuloy na maging focus sa plano niya at sa kalooban niya. At sa iba po sa atin, meron pong special revelation si God. At hindi po nagkamali ang Lord na iyon po ay ibigay sa kanyang anak na yon. At sa pagkakataon po na ito, ang pinag-uusapan po natin ay si Joseph. No? Pangalawa, be careful who you share your dream. It can help you or hurt you. So maging maingat po tayo kung kanino po natin ibabahagi yung sinabi po ng Panginoon. Hindi naman po sinabi kay Joseph na ikwento niya sa lahat o ikwento niya sa pamilya niya o ikwento niya sa magulang niya. Wala pong sinabing ganon. Subalit, kinwento niya. At dahil po doon napahamak siya. Paalala lang po, kapag kayo po ay tumanggap ng direction mula sa Panginoon at kung ito po ay isang bagay na talagang inyo pong iniisip na isang bagay na mahalaga, ay humingi po kayo ng direction sa Panginoon kung kailangan nyo po ba itong i-share o hindi. Dahil malamang pag ito po ay binahagi po natin ng prematurely or we share it to the wrong people, we can invite the wrong attention or we can encounter a wrong response. Kaya sabi po dito, be careful who you share your dream, it can help you or hurt you. Pangatlo, pinag-usapan po natin last Sunday, no? Having a dream demands preparation. There are inner and outer struggles to overcome. Na ang pagkakaroon po ng pangitain o kaloob ng Diyos na panaginip ay kailangan po ng paghahanda. Ito po ay hindi lamang parang wish come true, hindi po ito overnight success, hindi, wala pong ganun, microwave maturity, wala pong ganun. No, hindi po ito na-fast forward. Ito po ay dadaan sa process bago maganap sa buhay natin. Ito po ay perhaps magiging parang milestone. Alam niyo po ba yung milestone? Yung milestone po, yung sa kalsada, nakasulat, 5 miles, 10 miles, 50 miles, 100 miles. Milestone po yung bato na nilalagay sa kalsada na palatandaan kung ilang miles na. Dito po sa Pilipinas, kilometers eh. Pero yung milestone po ay galing po sa salitang sa traffic. May kinalaman po sa direction. No, maglalagay ka ng milestone doon sa unahan, sa malayo. Yun, naglagay ka doon dahil isang araw doon ka dadalhin ng Lord. No? At hindi ito automatic na mararating mo. Pero once you reach it, you have finished a milestone. No? You have reached your milestone. Pero para po maganap ito, there are inner and outer struggles that will happen in your life. Sabi nga po ni C.S. Lewis, I have never seen a strong man or woman of God with an easy life. No, ito po ay bubunuin, ika nga po, ng isang mananampalataya kasama po ang blessing ng Panginoon. At
Pang-apat, pinag-usapan po natin last week, God did not give you a dream to harm you. He gave you a dream to have something to look forward to when times are not favorable to you. It becomes your point of reference in the direction of your future. So magmula po nang tumanggap po kayo ng dream mula sa Panginoon, ito po ay something that will keep you encouraged. Something that will keep you hoping. Something that will keep you looking ahead, looking forward, looking to greater things. Diba sabi nga, in the last days I will pour out my spirit, your sons and daughters will prophesy. No? Young men will see visions, old men will dream dreams. Sabi ko nga, pag dapat ng Espiritu Santo, no? Yung young men po, kadalasan po, mga young men, mga kabataan, laging pinag-uusapan yan, sasakyan ko, kotse ko, karir ko, pera ko, bahay ko, pangarap ko, puro ko. Pero pagdating ng araw, binigyan niya ng vision ng Lord. Titingin yan sa future. Isang araw, balang araw, pagdating ng araw, sa takdang panahon, magkakaroon niya ng vision. Magkakaroon niya ng forward thinking, magkakaroon niya ng outward thinking. Kasi ang kabataan, yung young men, likas sa kanya yung tumingin sa sarili niya. No? Kaya para siya lagi may pinapatunayan, lagi siya laging nagko-compare, laging nag-explain, laging kailangan parang at your best yung presentation. Kasi ganun siya, yung nasa stage siya na ganun eh. But when he receives a vision, he will prepare himself for something that God has prepared for his life in the future. Ganun din po yung old men. Yung old men po, iba rin sila. Yung mga old men po, lagi pong pag nakausap, nakakausap pa po ba kayo ng mga lolo at lola? Di po ba, pag kinausap niyo po sila, paulit-ulit po sila ng kwento. Pero yung paulit-ulit na kwento na yun, pag kinwento nila, ganun din katindi yung passion o yung intensity o kaya yung emotion na kasama po ng kanilang pagkikwento. Ito po ay part ng kanilang pagkikwento. Pero usually po, lahat po ito tungkol sa nakaraan. But when you give an old man a dream, this old man will begin to look forward. Titingin siya sa future. No? He will look beyond his past, beyond his age. And he will begin to desire to see that dream fulfilled. Alala ko tuloy si Zechariah. Nung dumating si Jesus, saka si Mary, saka si Joseph sa temple. Diba si Zechariah, dinedicate niya si Christ. Sabi niya, pwede na ako magpaalam. Nakita ko na. No? He was anticipating something that was fulfilled on the day that Jesus was dedicated at the temple. So may kita po natin yung pagbinigyan po kayo ng a glimpse of unexpected future, unexpected end. God did not give that to you. God did not give you a dream to harm you. He gave you a dream to have something to look forward to when times are not favorable to you. It becomes your point of reference in the direction of your future. Ako po tuwing tinatanong, Pastor, ano na ba? Patapos na ba yung mundo? Yan po ang mga tanong na madalas na tinatanong sa amin. Lalo na po ako, matagal po ako nagturo ng Daniel Revelation. So yan po ang madalas na tanong, patapos na ba? Sabi na, nasa period pa lang tayo ng church. Nasa period of the church pa tayo, dahil pang dapat maganap. No? Sabi ko, ewan ko sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Pero ako, I'm looking forward na makikilala ko pa yung mga mapapangasawa ng mga anak ko. Mahahawakan ko pa yung mga apo ko. At yung mga special events sa buhay ng mga apo ko, ay nandun pa ako. Nandun pa kami. So,
Yung iba po kasi, yun po ang kanilang inaasahan, yung matapos na. Kami po, hindi. Nakingin po kami sa some far future, malayo pa. No? Kaya, according to your faith, let it be done unto you, sabi nung kaibigan ko isa. Ay, according to your faith, let it be done unto you. Bahala ka kung gusto mo lagi ng katapusan, di bahala ka sa buhay mo. Pero gusto ko po sabihin na may purpose si Lord kung bakit ka binigyan ng dream. May purpose ang Diyos. At yun ang kailangan mong tuklasin at yun ang kailangan mong hanapin. Yun ang kailangan, dun dapat ang focus mo. Kasi hindi naman lahat binibigyan ng Lord ng ganun at hindi nagkakamali ang Diyos mangusap. May plano at may layunin ng Diyos. Kaya, di ba, pag may dream ka, you come to God. Eh. You talk to God about what you receive from God. No? You argue with God, you reason with God about what you look forward to see according to the will and plan of God. So ganito po ang pundasyon natin ng ating pag-aaral today. Nandito po tayo sa pangalawang lesson, no, sa pangalawang message po on lessons in life and leadership from the story of Joseph. Basahin ko po sa Genesis 39 and bear with me. Sabi po sa Genesis, Joseph and Potiphar's wife. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian, was one of the Pharaoh's officials. The captain of the guard bought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph, and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. Dito po muna tayo magtapos sa verse 10. Ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang buhay ni Joseph na tumanggap ng panaginip mula sa Diyos. At pag-aaralan po natin kung paano po nag-a-unfold yung kanyang buhay at ano po yung mga matututunan natin habang inaaral po natin ang buhay ni Joseph. No? Sabi po dito sa Genesis 37 verse 36, yung huling chapter po dun sa pagkakabenta po ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar. So yung mga kapatid po niya, binenta sila sa mga Ishmaelites at yung mga Ishmaelites, dinala po siya sa Egypt
At doon sa Egypt, si Joseph po ay binenta kay Potiphar, one of the Pharaoh's officials, the captain of the guard. Yan po ay matatagpuan sa Genesis 37 verse 36. So si Joseph po ended up in the house of Potiphar. At si Potiphar po ay one of Pharaoh's officials. So ibig sabihin po, high rank po ito. And we will keep that in mind as we study this story. No? He was the captain of the guard. So hindi po ito pipitsuging sundalo. Ito po ay yung pinakakapitan, no? Sa lahat po na nagbabantay, no? He was sent by his father to visit his brothers. His brothers sold him and took his jacket, placed animal blood, di ba? And they ripped his jacket and made their father believe that Joseph was killed by a wild animal. Sa time po na to, everything was a frame-up. They finally got rid of their dreamer brother. Kaya nung binati nila, hey, look, here's the dreamer. Kasi po, it was the dream that disturbed them or insulted them or intimidated them or threatened them. Their youngest brother was telling dreams. And yung dreams na sinasabi ni Joseph were dreams that meant that one day he would be a leader and his leadership would even affect his own family. Sabi nila ganito, sumusobra na yung bunso na yan. Kailangan na natin gumawa ng paraan para mawala yan sa landas natin. No, nakakairita na. Nakakasawa na. No, na masyado ng paborito ng tatay natin yan. Iba mga kapatid niya, nainggit na sa kanya ng tuluyan. Kaya gumawa po sila ng paraan. At ito po, binenta po siya. At nung binenta po siya, dinala po ng mga bumili sa kanya. Dinala po sa Egypt. At sa Egypt po ay binenta po uli. So, pangalawang pagbebenta sa kanya. At nakabili po sa kanya si Potiphar. Yun po ang istorya. Tuloy po natin. Now, Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian, who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. Now, Joseph was now in Egypt to serve as a slave. Slave trade po ito. Siya po ngayon ay isa na pong alipin sa tahanan ni Potiphar. Tuloy po natin. Alam niyo po ba na every time there is a change in our life, we are given new blessings, but also we enter into new battles. Sabi ko nga po sa mga kaibigan ko, pinapaalala ko sa kanila, Brad, maghinay-hinay ka ng bagya. Nag-e-enjoy ka sa pagpapalang bago sa buhay mo, pero tandaan mo, ang pagsubok wala sa bungad. Nasa gitna o nasa huli. Naranasan na po natin yan lahat. Na sa simula, lahat po maganda. Lahat po masaya. Lahat po mabuti. Lahat po pabor. Lahat po ay excited sa simula. Pero habang lumilipas, makikita po natin na dahan-dahan nagkakakilanlan sa isa't isa. Dahan-dahan ay nalalaman ang laman ng puso at nakikita yung pagkakaiba. At sa huli po, makikita natin na may mga tao po na hindi po natin inaasahan. Sila pa po ang naging kalaban natin o kaaway natin o katunggali natin. Samantalang nung simula, ni katiting na plano or kaisipan na magkakaganon, wala. Wala ka nun. Kaya po, tandaan po natin, every time there is a change in our life, we are given new blessings,
No? Ang sarap po ng bagong blessings kasi, no? Ang sarap po ng bagong blessing, bagong promotion, bagong trabaho, bagong neighborhood, di ba? Bagong set of friends, bagong client, bagong boss, di ba? Bagong school, ano yung mga new blessings, di ba? May bago kang ano, may bago kang kaibigan, may bago kang katrabaho. Pag may mga bago, nakaka-excite. May bago kang gamit. We're given new blessings, but also we enter into new battles. Sabi nga po ng isang anonymous na sumulat, sabi niya, the testing of a person is when you have nothing or you have everything. No, ang tunay daw na pagsubok sa buhay ng isang tao ay kapag walang wala ka or kapag lahat nandyan. Lahat ng gusto mo. Minsan gusto mong tanungin, alin ang mas mahirap na pagsubok? Yung pagsubok na wala ka o yung pagsubok na lahat nandyan? Lahat, pati tukso, pati kahinaan, no? Pati kapalpakan, lahat nandyan. No? Lahat ng pahamak nandyan. Alin ang mas malaking pagsubok? Nilalagay ko po ito para magkaroon po tayo ng paalala. There's a difference between a trial, a testing of the faith, and a consequence. No, very briefly po, a trial is something that happens to everyone. Lahat po ng tao may trials. Bata, matanda, lalaki, babae, mayaman, mahirap, malusog, may sakit. No? Lahat po ng tao may trials. Lahat ng tao may trials. May mga sanggol pa nga, kapapanganak pa lang, may trials na agad. No? May mga matatanda, kung kailan tumanda, saka nagkaroon ng trials. Ang trials po ay nangyayari sa lahat ng tao. Yung testing of the faith po, ito po ay isang trial, pero ito po ay may kinalaman sa pagsubok sa ating pananampalataya. Ito rin po ay isang uri ng problema, pero ito po ay sumusukat or humahamon sa ating pagtitiwala sa Diyos. Ito po ay para sa mga mananampalataya. Kaya sa Bible po, yung mga natatandaan natin, yung Daniel in the Lion's Den, di ba? Yung mga ganun, yung po ay testing of the faith, Shadrach, Meshach, Abednego. Yung mga ganun pong mga experiences, yung po mga testing of the faith po yan. No? Napakahirap po ng testing of the faith. Iyan po ay maaaring manggaling sa kaaway, pwede po manggaling sa tao. At minsan po God permits. One day Abraham, God tested Abraham. Dalhin mo si Isaac to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. I will show you about. Ito po ay isang testing of the faith. Ang testing of the faith po ay nangyayari. Pero may layunin po ito sa huli. If you win over the testing of the faith, if you victor, no, over the testing of the faith, ikaw po ay nagtagumpay sa testing of the faith, in the end, you will find yourself more qualified to follow God, to serve God, or to finish what God has called you to do. Bahagi ito ng pahintulot ng Diyos. Kaya po yung pag-aaralan po natin, ito po ay testing of the faith para kay Joseph. Pangatlo po yung consequence. Yung consequence po, ito po ay sowing and reaping. Ito po ay may kinalaman sa mga pagpapasya natin sa nakaraan. Alam nyo, yung consequence kasi, hindi naman tayo agad marunong, hindi naman tayo agad mature, hindi naman po tayo agad well advised. Hindi naman po palaging may accountability, hindi naman po palaging may nagmamalasakit ng mga tao sa paligid natin. So we make decisions. Yung iba sa mga decisions na ginawa natin are wrong, yung iba are poor, yung iba are haphazard, nagmamadali tayo. And one day, alam natin that what you sow, you will reap. At yung consequence po is something that you brought to yourself.
No, hindi po from outside, but it is from your own decision making. No, this is a consequence because you chose something in the past. And because of that, yung ito ding consequence, dumating na. Sabi ko nga po, halimbawa, you choose sin. You can always choose the sin, you can never choose the consequence. In fact, you can control the sin, but you cannot control the consequence. The consequence can be out of control. But still, you have to face the consequence because once upon a time, you made a wrong decision. Or you made a right decision. Yung consequence mo pwedeng positive. Dahil nagtumapang ka ngayon, umunlad buhay mo. Dahil tumapang ka, dahil maganda yung advice sa'yo, sinunod mo. Ang consequence, napabuti ka, napromote ka. No? Gumanda yung katayuan mo sa buhay. Tumahimik ang buhay mo. Tumibay ka. Di ba? May mga consequence na maganda eh. Nag-decide ka, nabigyan ng mas magandang panahon yung kalusugan mo. Ngayon, instructor ka na sa gym. So makikita po natin, yung consequence po, ito po ay depende sa mga naging pasya natin sa nakaraan. Kaya po ako, nung ako po ay youth director ng Assemblies of God for 4 years sa Southern Tagalog District Council noong araw, ang paalala ko lagi sa mga kabataan, do not make a major decision when you're young. Huwag kayong gagawa ng major decision pag bata pa kayo. Di ba? Kasi major decision yun. What is a major decision, Pastor Leo? Well, a major decision is a decision that will change your life in a major way. Halimbawa, nag-asawa ka ng bata, ng maaga. O di, nagbuntis ka ng maaga. O, yan. You made a major decision. You decided to stop going to school. You decided, nag-decision ka, lumayas. Yung mga major decisions. No? Do not make a major decision when you're young. No? Mas maganda dahil bata ka, makinig ka muna, matuto ka habang nakikinig, habang natututong sumusunod, habang nabubuo yung panuntunan mo sa buhay, mga prinsipyo mo sa buhay. Bata ka pa eh. Pag bata ka, kalat-karing ka eh. Kung sino yung pinaka-influential na kaibigan mo, pinaka-influential na barkada mo, or kung saan ka madala ng damdamin mo, kaya pukaw lang ng kalooban mo, bigla kang na-carried away patungo doon. So, pinapaalalahanan ko yung mga tao, do not make a major decision when you're young. Kaya yung ibang tao po na siguro kailangan mong umidad ng katulad namin para magsabi ng, oh, di ba bata pa siya for that? Masyado pang bata? Masyado pang maaga? Sasabihin sa'yo, ito, wala namang kayong ginawa, kundi kontrahin ako. Pero sa totoo lang, because of the wisdom na meron yung mga matatanda, you listen to them and you find out their point of view. Kaya may mga tao po, may kita nyo, yung mga matatanda, yung ba ang asawa niya? Oh, maghihiwalay pa yan. Tama. Naghiwalay nga. Tapos binalikan mo, bakit nyo po nasabi yun? Sasabihin sa'yo yung wisdom niya. Sabi niya, pinayuhan niyo po ba? Ayaw naman makinig sa akin. Diba? Yung mga ganun po. Those are consequences. So, alamin po natin kung yung atin pong pinagdadaanan ay trial. Ito po ay nangyayari sa lahat. May bumagyo, lahat ng bahay, binagyo. Umutok ang bulkan, lahat ng bahay, may abo sa bubong. Lahat ng tao kumalog nung lumindol. Yung mga ganun. Trial yun eh. Walang pipiliin yun eh. Pandemic. Wala nang, di naman umiiwas yan eh. Lahat ng tao, pwedeng tablan yan. So, trial. Testing of the faith, pananampalataya natin. Sinusukat yung pananampalataya natin. At pangatlo po, yung consequence. Kaya isipin po natin, bago mo gawin ang isang bagay, isipin mo kung ano ang mangyayaring consequence sa'yo. No?
Ano ang magiging consequence kapag ginawa mo ang bagay na to? Kaya makikita po natin dito sa pag-aaral ng kwento ni Joseph na aware siya kung sino siya, kung bakit siya nandun, at kung ano laman ng puso niya at hanggang saan ang kanyang mga boundaries. Tuloy po natin. Joseph in Egypt, isang bagong chapter. Bagong lugar, bagong kasamahan, bagong kasambahay, bagong responsibilidad at tumatanda na si Joseph. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, yan paulit-ulit, no? And that the Lord gave him success in everything he did. Sabi po rito, well, number one, Joseph was never alone because God was with Joseph. Ito po ang gusto ko makita natin. Hindi po nag-iisa si Joseph. Kasama po niya ang Diyos. Bagamat nandun po siya sa isang bagong chapter, nadala po siya doon through a negative experience, yung last recollection niya ng kasama niya yung mga kapatid niya was a bit cruel, malupit kasi hinulog ka sa butas. Alam mo, mabuti pang ihulog ka sa butas ng kapitbahay mo, kalaro mo, okay lang eh. Mauunawaan mo pe, pero yung kapatid mo magulog sa isa butas, masakit yun. Pag-iisipan mo ng gusto, bakit naman ako pinahamak ng kapatid ko? And Joseph had that kind of experience. At may kita po natin dito sa Genesis 39, na paulit-ulit, the Lord was with Joseph. Pati yung master niya, when his master saw that the Lord was with him, at nakita ng master niya that the Lord gave him success in everything he did. O, kita nyo? Una, Joseph was never alone because God was with Joseph. The key to success is when we are in right standing with God. Ang isa po sa pinakamagandang mensahe na atin pong matututunan sa buhay ni Joseph ay tayo po man ay nasa mabuti or masamang kalagayan. Basta't kasama natin ang Diyos, no? Tayo po ay mapapabuti. Ulitin ko po 'yon. Kahit po tayo po ay nasa mabuti o masamang kalagayan, basta't kasama natin ang Diyos, tayo po ay mapapabuti. Hindi po man agad, hindi po man biglaan, pero balang araw, mapapabuti ka pa rin. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Yan po ang makikita po natin sa kwento po ng buhay ni Joseph. The key to success is when we are in right standing with God. Nakita nyo pati si Potiphar? Nakikita niya when his master saw that the Lord was with him. Nakikita ni Potiphar na ang reference ng katagumpayan ni Joseph ay hindi galing sa sarili niya, kundi galing sa Diyos na sinusunod niya. Yun po ang dahilan kung bakit po yung favor napunta po sa kanya. Dahil po sa maningning at maliwanag na testimony nakikita po ng kanyang amo, si Potiphar. Ano po bang sinasabi ng Diyos tungkol sa pag-unlad? Kasi umunlad po si Potiphar. Sabi nasa po natin, from the time he put him in charge, verse 5, of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. Tuwan-tuwa yung Egyptian, si Potiphar, dahil kay Joseph. Kasi si Joseph, ang nagatid ng blessing ng Diyos, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Wow! Nabasa niyo po ba yon? Hindi lang po sa loob ng bahay, pati sa labas ng bahay.
Hindi lang po siya pinagpapala inside, pinagpapala rin po si Potiphar outside, as long as it was something that was connected to Joseph. Because there was a blessing that came over them nung dumating si Joseph sa buhay nila. So he left in Joseph's care everything he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Wala na po siyang ibang inalala, kundi yung kakainin na lang niya. Bahala si Joseph. Magaling si Joseph. Marunong si Joseph. Mahusay si Joseph. Kaya ang iisipin na lang niya, ano ba kakainin ko ngayon? Yun lang po. Ano po ba yung hinahatid na pagpapala sa buhay natin? Well, sabi po sa Jeremiah 29:11, at ilang beses na po natin ito tinatalakay, ito po ay panahon na kung saan ang mga tao po ay nasa exile, malayo po sila sa Judah at malayo po sila sa kanilang pinagmulan. Sila po ay nasa foreign land. Pero ito po yung sinabi ni Jeremiah, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ibig sabihin dito po sa Jeremiah 29, kahit tayo po we are in exile, kahit po in the past our experiences no could be evaluated sa Jeremiah po as a time of rebellion towards God, kaya naging consequence sa kanila na sila po ay inalis no sa kanilang lupa at dinala po to a foreign land to be slaves. But God still reminded them, "I know the plans I have for you." Ibig sabihin, bago pa nangyari itong mga bagay na ito, may plano naman ako sa inyo eh. Alam ko yung plano ko pa sa inyo. Anong klaseng plano? To prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. Sumunod, Deuteronomy 8:18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today." Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. It is the Lord, it is He who gives you the ability to produce wealth. No? Meron sabi ng isang tao, "Ay, salamat, marunong ako. Ay, salamat, magaling ako. Ay, salamat, mahusay yung binuo ko na kumpanya. Ay, salamat. At magagaling mga tao ko. Ay, salamat." No? Kung hindi ko ginawa to, walang magiging pagpapala. Hindi binabanggit ang Diyos, di ba? May ganyang kwento sa Bible eh. Sabi niya, "Magpapatayo ako ng mas malaking mga barn. Eat, drink, and be merry." Sabi niya ganun. Sabi ng Diyos, "Hangal. Ngayong araw na to, kukunin ko ang iyong buhay." May kita po natin na ang kakayahan po natin ay nagmumula po sa Diyos. Kung hindi po tayo binigyan ng buhay, hindi tayo binigyan ng lakas, hindi po tayo binigyan ng talino, hindi po tayo binigyan ng favor, wala pong wealth. Ang wealth po is a result or a consequence. Sabi ko nga po sa mga negosyante, money is not your goal. Money is the reward. Now, what is your goal? Your goal is to deliver. Your goal is to realize your promises, make it come true. Your goal is to build relationship, build credibility, establish integrity. No? Your goal is to create a positive workplace, an environment of that is conducive. And when everything is working according to plan, as a result, di ba? You get paid. Kasi you can deliver. So money is not the goal. Money is the reward. The goal is what you do every day, not the paycheck. Ganito po ito. Remember the Lord your God, it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo at sa akin at sa ating lahat ng kakayahan na magkapera.
na magkaroon ng kayamanan, na magkaroon ng kaginhawahan. No? Ito po, so he confirms his covenant. Ito po ay palatandaan ng pag-iingat po sa atin ng Diyos. Yung covenant po sa atin ng Lord. Na bilang kanyang mga anak, di niya tayo iiwan, di niya tayo pababayaan. Yung ang ganda nun, di ba? Minsan yung iniiwan ang lagi natin naiisip, yung pababayaan. Lagi tayo nag-aalala. Lagi tayo nag-aalala. Tandaan mo rin yun, na hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang Diyos po, tapat at sapat sa lahat ng pagkakataon. Tuloy po natin. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts. So, sino po nagdadala ng pagpapala? Ang Diyos. Sa Diyos po nagmumula lahat ng mabuting bagay. Kung gusto kang ibaba ng Lord, pwede. Pero pag gusto kang iangat ng Panginoon, pwede. Sabi ko nga po, one move of God can change your life forever. Isang kilos lang ng Diyos can change your life forever. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Maliit pa nga lang, natutukso ka na. Paano na kung malaki pa? So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Magkaiba yon. Magkaiba yung worldly wealth sa true riches. And if you have not been trustworthy with someone else's property, steward ka pala, who will give you property of your own? Kaya hindi ka nagkakaroon ng pangsarili mo. Dahil hindi mo natutunan yung dapat matutunan mo nung tinetrain ka pa lang na ikaw yung namamahala. Kaya may kita po natin dito sa kwento ni Joseph dahil marunong siya sa buhay. Sa lahat ng pinahintulot sa kanya ng Panginoon, balang araw, lahat yun naanihin niya. Tuloy po natin, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. May mga tao tinakda ng Diyos maging mayaman. May mga tao hindi tinakda ng Diyos yumaman. Pero hindi yung dahilan para hindi maging ganap ang kalooban ng Lord. Halimbawa si Elijah, kanino siya inatid? Sa poor widow na may nabiyuda na may anak. At sabi, yun ang mag-aalaga sa iyo. Nung natagpuan niya, hindi nga makabili ng panggatong, namumulot ng steak. Sabi niya, para saan yan? Kasi meron kaming sandakot na mantika, ay sandakot na harina, konting mantika, kutsarita ng mantika. Gagawa kami ng tinapay. At pagkatapos nung kakainin namin dalawa at hihintayin namin ng kamatayan. Yung sinabi nung poor widow. Sabi niya, hindi. Sabi niya, umuwi ka. Gawin mo yung dapat mong gawin. Sabi niya, kunin mo ako bilang bisita. And by the way, pag nagawa mo yon, pakainin mo muna ako. Huling kakainin na nga lang ng mag-ina, no? Inagaw pa ng bisita. Pero may plano ang Diyos dahil sinusubok ng Lord yung lingkod niya at sinusubok ng Lord itong babaeng pinili ng Diyos na mahirap. Dahil papakitaan niya ng isa sa pinakamalaking himala sa Old Testament. Ang isang patay ay mabubuhay maguli sa pamamagitan ng Panginoon. Dahil namatay yung kanyang anak at binuhay ng Diyos. So alam niyo po ito, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed, yung maalala ka, is to be better than silver and gold dahil sa maganda mong pangalan. Rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Gusto ng Lord gumamit ng mayaman? Praise the Lord! Gusto ng Lord gumamit ng mahirap? Praise the Lord! Sumunod, beloved, I pray that you may prosper in all things. Ano kasabay ng pagpapala? Be in health. Just as your soul prospers. Kung paanong umuunlad o gumaganda, gumiginhawa ang iyong buhay, pati ang iyong kaluluwa, isama mo na yung kalusugan mo. Yun ang panalangin. Ang panalangin dito ay, I pray that you may prosper in all things. Sa lahat ng bagay, hindi in health. Huwag kakalimutan yun. No?
Sabi ng ibang mga pastor sa akin, ang Diyos po ang pumipili ng mamamatay. Kung gusto nila mamatay ng, gusto ni Lord mamatay ng may COVID, siya ang masusunod. Tama. Wala naman akong argument doon. Talaga ang Diyos ang magdi-decide kung mamamatay ka sa COVID o hindi. Kaya lang ganito. Gusto mo bang magka-COVID? Ayaw mo. Hindi, ingatan mo yung kalusugan mo para hindi ka nakikipagbuno sa kalusugan mo. Manatili kang malusog. Pwede ka naman mamatay ng malusog eh. Bakit ka mamamatay ng may sakit? Oh. Yung mga namatay naman sa Bible, wala naman mga sakit ah. Hindi naman lahat sila nagkasakit bago mamatay. Oh. Pwede naman pala yun. E di yun na lang. Mas maganda pa. Sabi nga ng isang pastor na kausap ko, Pastor, nandun pa rin yung human responsibility. Tama. No? Kasama ng pagpapala yun eh. Kasama sa pagpapala, ang pagiging malusog. Tama po ba? Oo, di ba? Ma-enjoy mo ang buhay pag malusog ka. Blessing sa iyo ni Lord yun. No? Huwag na po natin basahin yung huling verse. Nabasa na po natin kanina. Nag-doble lang. Tuloy po natin. What happens when God is with you as you work? Ano po nangyayari kapag kasama niyo ang Diyos habang kayo po ay nagtatrabaho? Well, number one, you will find success in everything you do. The Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Maniwala ka sa akin, success will come to you. Ang sabi ng Bible, commit yourself to the Lord, no? In everything you do, di ba? You will succeed. Bigay mo sa Panginoon. Sundin mo yung ways ni Lord. Sundin mo yung plan ni Lord. Sundin mo yung standard ni Lord. Alam mo, pag sinunod mo ang Panginoon, you will not necessarily be popular. You will not necessarily be favored by everyone. But you know what? You will always have the favor of God upon your life. Hindi ka naman bibitawan ng Diyos. Sila nakasandal sa tao, yung iba nakasandal sa pera. Yung iba nakasandal sa kapit. Mas matibay ka. Nakasandal ka sa Diyos. The Lord was with him and the Lord gave him success. Sino, kanino galing yung success? Sa pagod ba niya? Sa capacity ba niya? Sa ability ba ng environment niya? No, the Lord gave him success. Ang Diyos ang nagbibigay ng success in everything he did. Katulad yan nung the Lord blesses everything their hands find to do. Pinagpapala ng Panginoon lahat ng hinipo ng kanilang kamay, lahat ng kanilang pinagpaguran. Number two, you will find favor with people working with you. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. You will be promoted. You will be favored. Ayan ang maganda eh. Alam niyo, gusto ko yung favor of God. No? Gusto ko yun. Bakit? Sabi ko nga eh, if there is a closed door, at sabi ng mga tao, it is impossible. Well, nothing is impossible with God because when God wills for something to happen, His favor will be on you. Kaya nagtataka yung ibang tao, paano mo nagawa yun? Paano mo natapos yun? Paano mo natiis yun? Paano mo napakisamahan yun? You know why? Because the favor of God is on you. The favor of God is the best key to open closed doors. The favor of God is the best key to open closed hearts. At sabi rito, because the favor of God, the blessing of God was upon Joseph, Joseph found favor. Saan? In his eyes and became his attendant. Hindi lang siya nagkaroon ng favor of God, yung favor of man nasa kanya rin. Pansinin mo yung mga inaangat ng Panginoon. Di ba binibless ng tao? Pinupuno ng mga tao ng mga maaayos na mga tao, di ba? Napansin niyo po ba yon? Pinapalibutan sila ng mabubuting tao. Di ba? Parang you attract the right people because they know you are in right standing with God.
No, hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta tama ang buhay mo. Wala kang pangamba. Sabi ko nga, ano inabangan mo sa Diyos? Pagpapalo, pagpapala. Depende sa katayuan mo, di ba? Pag tama yung katayuan mo, naghihirap ka man, pero hindi bumibitaw ang katapatan at kasapatan ng Diyos. Di pa bago-bago ang Diyos. Alam niya kung paano niya tutuparin ang mga pangako niya sa ating mga buhay. Tuloy natin. Number three, Joseph was promoted because of his excellence. Potiphar put him in charge of his household and entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all of that he owned. Sabi rito, he was blessed both inside and outside, in the house and in the field. You know why? Because Joseph was also an excellent worker. Mahusay din talaga si Joseph. Sabi ko nga, natuto yan sa bodega. Sa bodega ni Potiphar. Alam mo, pag nagtrabaho ka sa bodega, halimbawa, oh, sige, lahat ng dinadaga dun sa taas, pero lahat ng hindi kinakain ng daga dito sa baba. So lahat ng dilata dito sa baba, lahat ng debote dito sa baba, pero yung mga chichirya, taas nyo yan. Kasi yan, madali yan dagain. O, yung mga ganun. Natututunan mo yan pag bodegero ka. Maintindihan mo yung pagkakaiba o yung mga nai-spoil dito yung banda kasi para madali natin ma-inspect. Yung mga hindi nai-spoil, yung mga bulak, yung mga cotton buds, hindi nai-spoil yan. O dito yan, okay lang yan. Kahit na magtagal yan dyan, bulak pa rin yan. Pag natuto ka sa mga bodega, natuto ka mag-stock ng mga gamit, maintindihan mo yung mga bagay na ganito. At si Joseph po mahusay. At nakikita po natin sa darating na chapters ng buhay niya, magagamit niya yung kanyang natutunan kay Potiphar. Number four, Joseph brought blessing to the house and to his workplace. The Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. O malinaw, ano? Dahil nandun ka, pinagpapala lahat ng kasama mo. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Alam niyo, may experience po ako. I like to share to you a special experience, a personal experience. Nung pababa po ako ng Amsterdam, pabalik na po ako, papunta po akong Holland, pabalik po ako ng Pilipinas, inabot po ako ng bagyo sa eroplano. Inabot po ako ng bagyo sa eroplano. Hindi ko po akala eh, na ang bagyo pala sa ano, ang bagyo pala, sa Europe, dun sa Amsterdam. Lakas. No, kasi 'di ba, natatandaan niyo yung lugar nila sa mga sa Europe, napaka mountain range, 'di ba? Open space. Hindi katulad dito sa Pilipinas, no, maraming building, mababasag ang hangin. No, nababasag ang hangin. Sa kanila, open talaga. Alam niyo, nung malapit na yung eroplano nakikita na namin yung airport. Wala, malapit na kami sa airport. Pababa na po yung eroplano namin. Ang lakas ng kalug ng plane namin. As in, ang lakas talaga. Paano ko ba i-describe? Para kaming ano, bata na naglalaro ng kanyang chupon. No, kinakalug-kalug niya yung kanyang laruan, no, kinakalug-kalug niya yung kanyang gatas. Nasa loob kami ng eroplano, kinakalug kami ng hangin. Ang lakas ng kalug ng hangin. Nakikita ko yung tip ng pakpak. Talagang malakas. Paano ko nalaman ng malakas? Eh, binaba na yung oxygen namin eh. Kasi yung mga kasama namin sa eroplano, hinihimatay na eh. Sa lakas. Sa lakas. Yung iba nga po, di po ba? Pag dumaan sa, may air pocket sa hangin, di ba? Biglang yuko, biglang angat. Pag lalakad ka sa aisle, mauuntog ka sa kisame ng eroplano. Kaya, di ba, bigla kang parang bumababa yung lalamunan mo hanggang tiyan, tsaka laangat uli. Babaligtad yung sikmura mo eh. Ganun yung nararanasan namin nung time na yun, pababa kami ng Amsterdam. Sabi ko, Lord, ang lakas ditong hangin na to. Bakit ba talaga, dito ba talaga dadaan? Yung mga kasama ko, nakikita ko, umiiyak na sa loob ng eroplano. Ako, sabi ko sa Panginoon, nasa tabi ako ng bintana, Lord, dalawa lang uuwihan ko, langit o Pilipinas. Sabi ko, dahil mo pang pangako sa akin, Lord.
Ang dami mo pang pangako sa buhay ko. Sabi ko, Lord, bless mo naman kami. Oh. Sa gitna ng ganitong pangyayari, wala kaming pagkakapitan kundi ikaw. Alam nyo, sa mga malalakas na hangin, ewan ko kung tama yung pag-unawa ko. Ah. Pero kailangan yung pag nilanding mo, ididiin mo yung eroplano. So, meron pong mga ano yan eh, may parang yung landing space. May ano, alam niya kung sa hanggang saan, kung mag-glide kasi yung eroplano. Parang ididiin mo siya, ilo-lowered mo pa siya nang masigit kasi ang lakas ng hangin. Or else, hindi mo makukuha yung direction ng eroplano. Talagang mawawala kayo. So, magagaling naman po yung mga pilots no, na navigate po nila, pero nung pagsayad po ng gulong dun po sa tarmac, pagsayad po, alam niyo yung talagang parang yung bituka mo lumabas hanggang second floor, tapos bumalik uli, baliktara yung sikmura ng mga tao sa paligid ko. Ako naman, nagpipray ako, nakayuko ako, nagpipray ako eh. Kasi sabi, brace yourself. Sabi, this will be a hard landing. Inannounce ng pilot. Pati yung mga stewardess, nasa, ano, nakakapit dun sa, kung ano may yung makakapitan. Nakayuko kami lahat. No? Biglang pagbaba ng ganun. Sabi ko nga sa'yo, parang yung bituka mo, hinila palabas, saka pabalik. Ang hirap. Para ka nahulog sa elevator mula sa, alam mo, 6th floor. Tapos biglang tumalbog mula first pabalik sa 8th floor. Ganun. Biglang baba, biglang angat. Sabi ko, uy, biglang, wow. Ganun pala pakiramdam nun. Pag yung bituka mo, kumakalog. Suka yung mga kasama ko. Alam nyo, nung bumaba yung mga kasama ng yung mga laman ng eroplano namin, naihi yung mga babae. Basa yung kanilang mga palda. Naihi sila sa upuan. Pati mga lalaki. Ganun kalakas yung impact nung eroplano namin. Pero sabi ko, Lord, pakiusap lang oh. Wakan mo kami. Ngata mo tong plane, Lord. Sabi ko, Lord, di ba, hindi to mapapahamak. Andito ako eh. Sabi ko sa Panginoon, andito ako eh. Ang dahil pa ng pinapagawa mo sa akin, ang linaw ng pinapagawa mo sa akin. Tapos sa eroplano, sabi ko, Lord, sa Pilipinas nga, hindi ako nagkaroon ng dent sa mga sasakyan. Hindi kahit kailan, anointed to travel kami. Hindi kami yung tipo na nagka-travel, tas iniisip yung sasakyan ko magiging kabaong. Hindi ah. Sabi ko, Lord, hindi rin yun ganun dito. Makakaligtas kami rito, pero Lord, bigyan mo kami ng pag-iingat kaming lahat. Sabi ko sa inyo, yung mga tao, ginagabayan nila kasi hilong-hilo sa loob ng eroplano. Isa-isa kami nilabas, parang emergency. Ang mabigat, nung pagsayad na nung eroplano namin, di ba lalabas yung dadaanan mula dun sa building papunta sa eroplano? Di makalabas, iniihip ng hangin, nababali. Ganong kalakas yung hangin. Ewan ko ba saan galing yung hangin na yun. Yung gamit ko po, hindi ko po agad nakuha on the day na dumating po ako sa Pilipinas. I went to the airport mga 2 days later pa. At yung mga kuhaan ng gamit, yung mga maleta nila, puro basag. Basag yung mga maleta. Nababasag pala yung mga maleta na yan. Parang itlog na tinapakan. Basag-basag yung mga maleta ng mga ibang tao nakabalot. No? Nung araw na yun. That was my experience. Sabi ko, Lord, salamat. No, salamat. Alam niyo, minsan, gusto mo sabihin, salamat sa Lord. Parang si Paul. Sabi niya, patayin na natin lahat ng mga preso. Tatakas lang yan. Huwag yung papatayin. No, wala sa inyong mamamatay. Sabi niya, hindi, baka mamaya, tumakas to, mayayari tayo. Hindi, mabubuhay tayong lahat. Paano mo nasabi? Sabi ni Paul, an angel told me. Basa niyo na yon. Meron palang isang preso doon, na nung una preso lang si Paul. Nung bandang uli, pati yung kapitan sa kanya nagtatanong, bakit? Kinausap siya ng anghel eh. Walang mamamatay sa atin. Lahat tayo mabubuhay. Ang sarap kasama ng mga lingkod ng Diyos na may tawag ng Panginoon, na may calling ng Lord, na malinaw yung favor ng Diyos nasa kanila, na bibless yung kasama nila, na bibless yung samahan nila, na bibless yung mga kasamahan nila. Dahil po sa mga ganun,
Joseph brought blessing to the house and to his workplace. Dahil sa Panginoon. Hindi dahil kay Joseph. Dahil sa Panginoon. Because of God's sovereign will, yung blessing niya nasa iyo. Tuloy po natin. No? Joseph brought security to the household of Potiphar. Potiphar left everything he had in Joseph's care. No, panatag yung loob ng kanyang mga katrabaho, kasambahay sa part ni Joseph. Dahil okay, lahat, maayos. Ito po yung story ni Joseph. Tuloy po natin. No? Ano po nangyayari kapag tayo po successful? Babasahin ko nga po yung karugtong na kwento. No? Now, Joseph was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me," verse 8. But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her. One day, he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." Yun naman. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. "Look," she said to them, "this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." She kept the cloak beside her until the master came home. Then she told him this story: "That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." Pahamak talaga, no? When his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. O, dun muna tayo. Well, what happens when you become successful in your work? Well, number one, you get unwanted attention. No, may mga tao na titreaten sa'yo, may mga tao na intimidate sa'yo. Ito yung mabigat. May mga tao na tutukso sa'yo. May mga tao nagkakagusto sa'yo, nagkaka-interest, naku-curious sa'yo. Now, Joseph was well-built and handsome. Nung una, hindi binabanggit yun eh. Ang binabanggit yung kakayahan niya. Pero ngayon, na napapansin, yung kanyang physical, he was well-built and handsome. And after a while, his master's wife took notice of Joseph. Tuloy po natin. Because of success, temptation comes your way. Now, temptation is always in a package that is acceptable. Yan, tatandaan nyo. Ang temptation po will always look acceptable. Now, Joseph was well-built and handsome, and after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." So, pagkakataon na to, yung babae po ay gusto niya ng pleasure. Diba, lingkod ka? O, paglingkuran mo ko. At si Joseph po ay kaharap ng temptation. No? Sa pagkakataon na silang dalawa, no, nag-uusap at may hinihiling sa kanya. At marahil sa oras na yun, walang taong nakakarinig sa kanila. At walang maniniwala na yung babae na asawa ng kanilang amo, inaakit siya. Pero because of the success na meron si Joseph, no, meron siya ngayong bagong binubuno. Yung temptation, nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar. At sineseduce siya na may mangyari sa kanila. Tuloy po natin.
Joseph was a man of honor, integrity, and respect. Sabi rito, but he refused. Yun ang katangian ng mga tao na may dangal. Kaya nilang tanggihan. But he refused. Sabi niya, with me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Pagkain na nga lang tinatanong ni Potiphar, ano pagkain? Everything he owns, he has entrusted to my care. At sa bahay na yun, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me. Ganun siya kabait. Lahat ng bagay, in-entrust na sa akin except you. Alam niya yung kanyang limitasyon. Lahat ng pagmamay-ari ng aking amo ay pinagkatiwala niya sa akin, pero hindi kakasali doon. Except you. Because you are his wife. So alam ni Joseph kung sino siya, at alam niya kung sino yung kausap niya, at ang nakakakalimot, yung kausap niya, hindi siya. At sinabi niya gayto, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Dahil alam ni Joseph yung kanyang katayuan sa harapan ng Diyos, ginamit niya yun na reference. Paano ko to magagawa? Itong ganitong kasalanan, magkasala ako sa harapan ng Diyos. And though she spoke to Joseph day after day, makulit ang kasalanan eh. Makulit ang temptation. He refused the second time to go to bed with her or even be with her. Hindi lang niya iniwasan, no? Ayaw niyang makasama. He refused to be with her. Kung alam niyang nag-iisa, never siyang sumabay. Kung alam niyang nandun, sa kabila siya pupunta. Kung may iba siyang madadaanan, sa iba siya dadaan. Siguro ganun. He refused to be with her. No? Ganun po ang naging movement ni Joseph. Because he never entertained the temptation. Tuloy po natin. What is temptation and what does it want? No, ano ba yung temptation? Well, temptation is a well-planned attack of the enemy to pull you away from the plan and purpose of God. It feeds on your fleshly or carnal desires. Ang temptation po kadalasan, ito po ay umaakit sa iyong mga kamunduhan. Mga bagay po na hilig, no? Sa hilig po ng kamunduhan. Lust, katulad po nito, no, is an extreme desire that manifests itself in the physical. Alam niyo yung salitang lust, hindi lang po ito tungkol sa sexual. May lust of the eyes, may lust of the flesh, di po ba? Yung lust po, it is anything, it is an extreme desire. No, halimbawa, sampu na yung relus mo, gusto mo pa ng 20. Isa na yung clip, isa lang clip mo, ngayon, 100 na, kulang pa. No, 10 na yung bag mo, gusto mo 50 yung bag mo. Isa lang yung sapatos, 3 na yung pares ng sapatos mo, gusto mo 30. It can be out of control, anything. May bahay ka na, may bumili ka pa ng bahay, gusto mo pa uli na malaking bahay, gusto mo pa na mas malaking bahay, na walang katapusan, puro na lang bahay. It can be anything, it's an extreme desire. Gusto mo uminom, lasing ka na, sumusuka ka na, sumusuray ka na, pero pag upo mo, alak uli. It's an extreme desire that manifests itself in the physical. No? That manifests itself in the physical. At sabi po rito, where temptation is, God is not there. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. James chapter 1, verse 13. So, nasaan man ang temptation, wala ang Diyos doon, nasa kabila. At hindi mo pwede sabihin, God is tempting me. Ang Panginoon ang may gawa nito. Hindi po. Because God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Hindi gumagamit ang Diyos ng madumi. Hindi naglalaro ang Diyos ng madumi. Kaya dito po, malinaw po kung ano po yung temptation. Ano po ba yung temptation? Temptation will always be attractive.
Naalala niyo yung first temptation when the woman saw, ano nakita niya, that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Kita niyo, good na, pleasing pa. And also desirable for gaining wisdom. O, tatlo na. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. No? Lust of the eyes. Nakita niya, it was good for food, pleasing to the eye. Lust of the flesh, desirable for gaining wisdom. Nakita po natin, temptation will always be attractive. Sino po rito na tempt sa pangit? Ang temptation lagi maganda eh. Bihira yung ang pangit naman, nakakatempt. Wala kang marinig na ganun, di ba? Grabe, ang gaganda nito. Nakakatempt naman dito. Parang ayaw mo nang umalis dito. Parang ayaw mo nang bumitaw rito. Parang gusto mo nang mawili rito. Kaya lang, hindi yun sa Diyos. Temptation eh. Temptation is designed to lead you to sin. Iisa lang ang goal ng temptation. This is a slow but sure strategy to get God's blessing away from you. Kita nyo, araw-araw, inaraw-araw siya ng asawa ni Potiphar. But each person, sabi sa James 1:14-15, is tempted when, una sa lahat, they are dragged away by their own evil desire. Napukaw yung kanilang kamunduhan. And enticed, pinagbigyan nila. Then after desire is conceived, nagbuntis. Nawili, nagbuntis yung pagnanasa. In other words, isinakatuparan, ginawa niya. It gives birth to sin. Nanganak ng kasalanan. At yung kasalanan, lumalaki din yun. And sin, when it is full grown, it gives birth to death. Kaya bandang uli, dahil hindi ka tumigil sa kasalanan yan, di nakakapagtaka na nasa lugar ka na talaga ng ganap na kapahamakan. Ganito po, nagsimula po ito sa temptation, sa maliit na temptation. Now remember, Jesus was tempted in every way, yet was without sin, because He never entertained it. Because when temptation was being laid down by Satan to Him, no, He rebuked Satan. Tuloy po natin, temptation will keep on coming if you keep on entertaining it. Joseph did not entertain his tempter. One day, he went to the house to attend his duties. None of the household servants was inside. Nakita niyo yun? Na-timingan nung asawa ni Potiphar. Habang nagtatrabaho si Joseph, mag-isa, na walang ibang na tao, she caught him by his cloak. Hinila niya sa leeg si Joseph and said, "Come to bed with me." Ang ginawa ni Joseph, iniwan niya yung balabal niya, but he left his cloak in her hand and ran out of the house. Now, iyon ay pagpapakita ng tunay na pagtanggi sa tukso. No? Naalala ko po yung lumapit po sa mentor ko. Sabi, "Pastor, palay na po kasi lumalapit sa manok." Tiningnan po siya ng mentor ko mula ulo hanggang talampakan. Sabi, "Bakit? Manok ka ba?" Yun ang sagot sa kanya eh. Kasi para bang nagmamalaki ka pa, palay na kasi lumalapit sa manok eh. Eh manok lang ako, palay naman yan. Sinagot siya ng mentor ko, sabi, "Bakit? Manok ka ba? Huwag mo sasabihin sa akin, nakakalimot ka. Hindi ka nakakalimot kasi binalikan mo eh. At alam mo kung saan mo dadalhin. At alam mo kung ano gagawin. Hindi kalimot tawag doon. Kabisado tawag doon. Kabisado mo na yung gagawin mong kasalanan. Kaya ka nga nandito, di ba? Kasi humihingi ka ng payo." Yung kausap niya, hindi mo malaman kung nagmamayabang pa sa'yo para mag-testimony o magandang lalaki. Natuwid siya eh. Alam niyo po ang tukso. Si ano 'yan? Pag pinagbigyan mo 'yan ng isang beses, dalawa lang. You will fall and you will fail. Wala yung magandang iahatid sa buhay ng tao.
Temptation will always pull you down and pull you back to zero. Na-promote ka na, madidemote ka pa. Nasa victory ka na, magkakaroon ka pa ng defeat. Nasa joy ka na of celebration, magkakaroon ka pa ng complication. Nasa reaping time, tinatanggap mo na yung pinagpaguran mo, magkakaroon ka pa ng ano? Magkakaroon ka pa ng secret life. Magkakaroon ka pa ng double life. Dahil may in-entertain ka, nag-compromise ka. So meron kang daladalang guilt or fear or may area ng buhay mo where you feel defeated or manipulated because you compromise. Kaya hindi mo ma-celebrate ng todo. You see, temptation will always pull you down and pull you back to zero. We need God in order to be victorious over temptation. Jesus is our model. Ano sabi ng Hebrews 4:15? Testimony tungkol sa ating Panginoon, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, katulad nating lahat, yet he did not sin. Kaya kung mananatili tayo sa Panginoon, yung tagumpay ng Panginoon ay sa atin. Pero kung tayo po ay tatalikod sa Panginoon, yung mga bagay po na ganito, ito po ang magpapabagsak sa atin, temptation. Kasi ang temptation, ang open door to sin. Tandaan nyo, Jesus was tempted in every way. Tatlo lang yung binanggit, maraming beses sa ibang parte ng scriptures. No? Pero sabi po rito, just as we are, yet he did not sin. Kaya kung tayo po kakapit sa Panginoon, di po tayo babagsak. Tuloy po natin, tapusin po natin. What happened to Joseph? No? Nung nakatakbo po si Joseph when she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house. No? Nagsawa na siya. She called her household servants, look! Nagdrama na. No? Gumawa na ng commotion. She said to them, this Hebrew has been caught. That has been brought to us to make sport of us. He came here to sleep with me, but I screamed. Oh, nagmalinis. When he heard me scream for help, he left his cloak behind me and ran out of the house. Nagsinungaling pa. Potiphar's wife lied and accused Joseph of attempted rape. No? Attempted rape. Yun po ang tinanim niya sa mga tao sa labas. Dahil nakita nilang tumatakbo si Joseph na walang balabal. At hawak ng babae yung balabal. So he was sent to jail. Tuloy po natin. She kept his cloak beside her until his master came home. Nung nakauwi na po si Potiphar, then she told him this story. The Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me. But as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house. Ito tatandaan nyo. Sa lahat ng mga taong ginagamit ng demonyo para tuksohin ka, maniwala ka sa akin, planado yan. At hindi lang yan planado, may escape plan yan sakaling pumalpak. May escape plan yan, may storya yan. May gagawa yan ng eksena, gagawa yan ng istorya. Babalik ta rin ka pa. Ikaw na nga binibiktima. Ikaw na nga tinutukso. Babalik ta rin pa yung kwento para ipahamak ka talaga. Kaya hindi mo pagbigyan, kapahamak ka ng iahatid niyan sa'yo. Sa demonyo galing yan. Kung ano man yung dinidemonyo utak niyan. Pag nakikita ka, kinikilig. Di mapakali. Kasi nga, dinidemonyo. Sinusumpong ng kamunduhan. Ganyan po ang mga tao kapag gusto kang ipahamak. At ito po yung kwento niya, ito yung version niya. Kaya tumakbo kasi munti ka na akong galawin. Kaya lang, nakasigaw ako.
narinig ako ng mga ibang kasama natin kasi tinapatan ako nag-iisa. O, kita niyo, binaliktad. When his master heard the story, his wife told him saying, "Eto pa ba ang isusukli mo? This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison. The place where the king's prisoners were confined. Doon ka. Doon sa pinaka matataas na mga prisoner, yung mga mas matindi yun, yung kalaban ng hari, doon kita ikukulong. So, but while Joseph was there in prison, listen, the Lord was with him. May bagong chapter si Joseph. Una natin nabasa yung the Lord was with him. No, nung nandun siya sa butas. And then the Lord was with Joseph nung nandun siya sa bahay. Ngayon, si Joseph nasa kulungan. And the Lord was with him. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:13? No temptation has overtaken you except such as is common to man. So yung lahat ng klaseng temptation, hindi yan bago. Walang bagong temptation. Lahat ng tao, nakatikim na niyan, one way or the other. May ganyang temptation sa ibang lugar, sa ibang tao. Hindi lang ikaw. But God is faithful, yung katapatan ng Panginoon, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make a way of escape that you may be able to bear it. Meron laging way out. Hindi sinabing the way out will be simple. The way out will be comfortable. The way out will be quiet and silent. Hindi po. Katulad dito, Joseph took God's way out, but he paid the price. His integrity towards God and his loyalty towards Potiphar landed him in jail. Sabi rito, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Kaya masarap magtanong ng tao eh. Nasa kulungan ka, ano ba to? Trials, testing of the faith, o consequence? Ang nasa isip ng mga tao na hindi alam yung pangyayari, consequence. Yung mga tao makakabalita, oh, may trial si Joseph, pero ikaw na may katawan, na nakaranas ng ganung pagsubok, na nanindigan, na hindi ka bibigay, testing of the faith. Ito po yung sinasabi ko. Kaya po tayo nagtatanong, hindi po tayo basta humuhusga. Di ba? Bigay tayo ng bigay ng ano, ang kailangan mo, gamot sa cancer. Hindi, eh, kailangan lang pala nito ni Yusef. Gamot sa sipon. O kaya, bigay ka ng bigay, paracetamol. Akala mo, sakit ng ulo, yung pala, ang sakit nito. Cancer na pala. Alamin muna natin, bago tayo magsalita, bago tayo, alamin natin yung punot dulo. Alamin natin yung kwento. Ganun po ang hindi binigay na pagkakataon kay Joseph. So ito po talagang dehado siya rito. Pero nakulong na. At kinulong siya doon sa mga ano, sa mga prisoner ng hari. Matindi-tindi 'yon. Hindi yung katulad ng karaniwang kulungan. Magtapos tayo. Dito tayo magtatapos bago tayo magpatuloy sa kwento ni Joseph sa susunod na Sunday, no? Lessons from Joseph's life. Tatlong bagay. Number one, no matter where life takes you in your journey, whether it is favorable towards you or not, if you remain in right standing with God, in the end, His grace will allow you to succeed. Madaling sabihin, pero mahirap. Pero sa biyaya ng Panginoon, kapatid, magtiwala ka. All things work together for good for them that love God and are called according to His purpose. No? Alam ng Panginoon kung paano sinimulan, alam niya kung paano tatapusin yung kwento mo.
If you find yourself in unfavorable chapters of your life, if you remain in right standing with God, I promise you that in the end, His grace will allow you to succeed. Hindi pa tapos ang kwento. No? Baka nasa time of injustice ka, katulad ni Joseph. No? Nasa time of injustice. But still, the Lord was with him. Pangalawa, no matter how strong the temptations that come your way, if God is the focus of your life, you will always have the ability to resist and escape as God gives you a way out. Hindi madali, pero may paraan ang Diyos para malampasan mo ang pinagdadaanan mong pagsubok. At panghuli, if the Lord is with you, His hand upon your life can never be hidden because His ways and His works will always be seen in the chapters of your life. It never stops. Dahil kasama mo ang Panginoon, sasabihin ng ibang tao, grabe buhay mo, no, masalimuot. Grabe buhay mo, no, makulay. Ibang klase buhay mo, no? Hindi katulad ng ibang kwento karaniwan. Yung kwento mo kakaiba, kakaiba. Pero sa kabila ng pagiging kakaiba ng kwento ng buhay mo, hindi maipagkakaila na ang kamay ng Diyos ay nasa buhay mo. Kaya iba yung mga patutuo, iba yung mga naging outcome, iba yung paraan kung paano mo naranasan ang kabutihan, ang katapatan, at ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Ito po ang ating mensahe ngayong araw. At sana po tayo pong lahat ay natuto sa mensahe po ng pagtuturo ng salita ng Diyos ngayon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa araw na to, ang puso namin nagre-reflect sa kwento ng buhay ng isang tapat na lingkod. Nagre-reflect po ang puso namin, Lord God, sa kwento ni Joseph. Tandalangin po namin, Lord God, na sa araw na ito, mapulot po namin ang lahat po ng dapat na pangungusap mo sa aming buhay. Hindi po namin kinakalimutan sa oras na ito, Lord God, yung mga dumadaan po sa pagsubok, lalo na po, Lord God, sa kalusugan, ang dalangin namin yung katapangan, yung katatagan, at yung kagalingan na nagmumula sa inyo ay sumabawat isa sa kanila, maging sa kanilang mga pamilya. Dinadalangin namin ang kanilang mga pangangailangan. Hindi mo sila pagkukulangin. Kailangan kanila sa panahong ito at hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Lord, sa aming pagtatapos, ang dalangin namin, Lord God, now, may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship and power of the Holy Spirit be with us, now and forever. And all God's people say, Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng aming nakasama ngayong umaga. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. God bless everybody.